nila kung ano ang totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoo, yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niya ng drug money. Oo, yun. Isa pa yun. Datat, patunayan niya yan kasi mahabang, kailangan niya i-link niya ako doon sa ang nakagagdulo ng daigdig kung saan yan. Because if you cannot prove it, then he goes to sa karami niyang libel na masasalubong, surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisunungaling. Siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sari. Sabi niya, bangko. O, di buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver. Binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag na ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Eh, madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayan, i-prove mo niya yan ngayon. Drug money niya. So, lifetime savings, sabi nga, pag-retire. So, decidido ka na mag-file ng kaso? Decidido lahat. So, lahat ng anak ko, decidido mo. Individually kami. Sige, pawa ka natin kay Paolo, sa inaanak mo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Sige. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Madami nagmamahal. Sa Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapili. Pero yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is go to Davao. At tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Eh, alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. ano yan? Incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila. Kasi dito ka, sila ngayon. Ano dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, Tatay Digong. Parang puro nga we love you nakalagay rito. Ako sabi ito, tumaan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kaya kang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Ang dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Ako magpapasok dyan sa druga. Puta ka. Yan ang nasabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan ng presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako, isang 5 sentimos wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, dyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, hello? Yes. Ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ang barila niya ni kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon takot. Kawa ko pa na yung microphone pa dahil na siya. Hindi lalaban ang barila niya, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotokanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayan pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak na puta. Sigurado, conviction.
Sigurado yan. Kita yung mga sumari niya, walang ito, mali pa ang spelling ni pangalan ni Paolo, pati yung pangalan ni ni Hanalit, walang N. Anong klaseng saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Mabuti. Mabuti spelling. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang pa talaga para tandaan sa tao. It, it, ang ano lang truth, but state-sponsored ito sa Inograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, di, tingnan ko kung anong magawa mo. Pwede rin naman na hindi si Presidente, pwede naman yung isa. yung isa. Kasi itong Presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Ayaw nga sumagot eh. Ha? At alam niya wala akong ginawa sa kanya ng... Ni, kunti mo lang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-umpisa na ako kasi alam ko backup siya ng Malacanang. Kung si alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan ang maasahan ng bayan. Yung mag-iimbento ng issue. Eh, naging fiscal ako eh. Naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalapas sa totoo. Approve. O okay. Sige, magpahinga ka na. Bago ka umalis, magkita tayo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Bye. Ayan, nakita nyo at narinig nyo. Narinig nyo si Presidente Duterte.